makikita nyo dito lahat ng mga genre na ginagawa ko na hindi nyo palaging nakikita sa TV or hindi nyo palaging nakikita pag nagpo-perform ako. So, ayun, makikita nyo dito yung iba't ibang mga artists na magkakaiba-iba yung genre, pero gagawa kami ng prod na yung parang magsaswak kami pag magko-complement yung artistry namin as artists sa isang genre at sa isang genre na naman. So, ayun, sobrang excited. Tapos kung ano yung mga gagawin namin arreglo for the songs na yung mga may songs kami na from sobrang tagal na, may mga current din kaming kakanta, may current din akong kakantahin. So, ayun. Po, meron po akong mga special guests. Yung iba, inaantay pa namin yung confirmation ng iba, pero confirmed na si Richard Poon, the crooner, Harana Boys, si Sir Evidencel, over there. So, tapos meron pa kami mga ibang guests na kailangan abangan. Like si Queer Richard. Sobrang tagal na namin talagang gustong magkasama sa isang prod. So, nung nagkaroon na ng concert, pati si Queer Richard, go game tayo. So, parang pinag-usapan namin ito kung pag halimbawa sa concert, parang gagawa kami ng standards na medley para yung makikita ng mga tao kung paano naman si Casey yung standards. Pag yung isa naman, sa medyo sa reggae-ish, ko na side, magko-complement kami dito, sa rap ko na side, yun. So, tas, yung sa, ano, hi! Ikaw pa kasapit, sabi. Okay. yung sa isa naman, sobrang excited ako kasi this is gonna be my first concert na, yun mo talagang guest ko siya. Kasi pagkakaalala ko nung audition ko, sabi niya, pwede ko daw ba siya maging guest. So, sana nga maging okay na lahat. At mangyari talaga yung dream collaboration na yun. Vocally, mas ngayon siguro, mas magiging prepared na ako. Kasi nung last time, it was the first time na kumanta ako ng ganun kadaming songs na dire-diretso. Kasi di ba, most of the time, pag concerts, may kasama ako. So, parang half lang ng buong set list yung kakantahin ko. That was the first time na buong set ako lang. So, mas kailangan mas handa ako vocally para hindi ako madaling mapao. So, yun ang gagawin ko talaga sa concert na to. Kasi mas, di ba nung Valentine show ko, mas more on mga slow songs ako. Dito kasi sa concert ko, mas parang roller coaster yung mangyayari. Merong mga slow songs, meron akong gagawin na parts na medyo mabibilis, may lalabas din yung pag-rap ko. So, kailangan prepared ako vocally for that. So, ayun. Yes po. Kasi, as an artist, you will never parang settle na ito lang yung kaya ko, ito lang yung parang every day, I get to learn things, and yun din yung may epekto sa packaging ko, sa music ko, kasi diba, araw-araw may matututunan ka, araw-araw may bagong music kang maririnig. So, merong epekto yun pagdating sa nilalabas mong music, pagdating sa packaging mo. Pwedeng ngayon, super edgy-edgy ako, pwedeng next year, baka edgy pa rin ako, pero may bagong touch na yung style ko. Pati sa music ko, pwedeng ngayon, edgy-edgy, medyo soulful, pero next year, baka meron ng ibang touch ng genre yung genre ko. Kasi parang, music is also an art na nag-e-evolve, na parang meron ka talagang genre, pero parang puno nagba-branch out pag marami ka nang napapakinggan na music, pag maraming inspirasyon na dumadating sa iyo. So, ayun, kung ano man ako ngayon as an artist, siguro for the next years, for halimbawa magkaroon man ako ng mga concerts pa, siguro mas dadami pa yung kaalaman, mas magma-mature as an artist, mas marami pang music na kayang gawin, ganun. Tapos, sa confidence naman siguro pagdating as a sa confidence as a performer compared 2 years ago, siguro mas okay na ako ngayon compared nung dati. Kasi dati sobrang takot ako. At least now, tulad nga nung sabi ni Teacher Annie sa ASAP, yung voice teacher namin, na parang ngayon kahit na anong kanta daw yung ibigay sa akin,
napapalabas at napapalabas ko talaga kung ano yung music ko. So, yun siguro yung parang, ano doon, na medyo, yes, medyo nakita ko na pala talaga kung paano ko ipapalabas at ipapalabas yung music kahit sa napunta.